I be so sick, you niggas, y'all contradict me. I be so bored, myself, when you come and fuck me. I feel so ordinary, said when you around me. Treat me like water, why you wear me out? Arguments, you air me out. Alright, get ready with me. May pupuntahan po tayo kay Bigan. So ngayon, magbibihis po tayo. So kailangan natin maglagay ng jacket o magsuot ng jacket kasi medyo malamig na sa labas at 10 degrees Fahrenheit. So yan na nga, kailangan natin magpabango. Of course, lagyan natin yung ating bibig. Charot lang, hindi natin kailangan ng bibig lang. Ako sa bibig kasi mabango natin, hininga natin yung iba. Okay, so yan po. So magsusot din tayo ng sapatos. Pero ayan, tingnan nyo yung hirap na hirap ako magsusot ng sapatos kasi nga sobrang laki ng tsanyana natin. So yung tsanyana natin hindi na tayo makagalaw. So ayan, so ang ganda ng shoes ko. Thank you sa sponsor, bigay lang po yan. So ready na natin natin ating sarili. So yan po, meron tayong tote bag from McDonald's. Ang tote bag po ay laman niya ay laptop. So ayan na, nandiyan na rin yung ating ride. So ang gagamitin nating ride ngayon is U-Ride papunta sa sakay ng bus. Yung bahay po pala namin, medyo malayo kami sa sakay ng bus. So, kailangan pa namin magdalawang sakay para doon talaga papunta doon sa bus na sakay at papunta doon sa aking kaibigan. Ano daw? Ang gulo-gulo naman. Ang gulo-gulo naman. So, ayan na nga, man. Andito na tayo sa, malapit na tayo sa pinaka-downtown. So, kailangan na natin mamaba maya-maya kasi magta-transfer tayo sa kabilang bus. So, ayan na nga yung bus natin. So, pagtingin ko pala, oh my God, not in service. Kasi wala pala silang biyahe ng alas 11. So, alas 12 pa pala ang biyahe. So, naglibot-libot muna tayo. Nag-decide ako na pupunta muna ako sa Filipino store. Kasi mayroong Filipino store dito malapit sa downtown. So, parang 10 minutes walk lang siya. So, yan, habang naglakad-lakad ako dyan sa downtown, nakikita ko yung mga paligid na sobrang daming dahon. At the same time, medyo malamig na talaga siya. So, medyo basa yung ano. Kasi parang nag-ulan ata during that time. Marami din mga shops dyan. So marami mga thrift stores, mga restaurant na pwede mong kainan. Medyo hindi pa lang namin siya natatry kasi nga, well, siguro kasi hindi kami sanay doon sa mga kind of foods na ino-offer nila. So habang naglalakad tayo, tatawid tayo dyan sa tawiran, sa tamang tawiran. So advice ko lang nung tumawid sa tamang tawiran dito sa Canada kasi medyo mahirap na. So ayan na nga, dumating na yung bus natin. So sasakay na tayo kasi nga alas 12 na siya ng tanghali. So ayan na nga, magbabayad na rin tayo sa bus ng $5 for one trip. Not one trip kasi meron kayong ticket na sinasabi nila transfer ticket na pwede mong gamitin siya the whole day. So pumunta pala tayo ngayon sa Kelowna Lake Country kasi nandun yung kaibigan ko. So pupuntahan natin siya kasi meron kami importanteng pag-uusapan about dun sa mga bagay-bagay. So dumating na ako sa bahay nila. So pagdating sa bahay nila, sobrang busy sila at dami nila mga pinipiyan ng pagkain. So siya po pala si Aubrey, yung babae. Siya yung pinupunta ko dito sa Lake Country kasi mahal na mahal ko siya at layo ko siya yung namimiss. So yun lang, ang dami nilang pagkain at ang dami nilang pinipare para sa akin. Nag-bake pa siya para sa akin. So wala lang, chill-chill lang talaga pag dumarating ako dito sa bahay nila kasi napakabait din ang mga kasama niya sa bahay. So ayun lang, maraming salamat po sa ating panunood.